Hi Capricorn, this is your Gem Ini, your Tarot Reader. Tingnan natin ang energy mo for September 20 to September 26. Capricorn, ano ang energy mo for September 20 to September 26? Just a reminder, this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Capricorn, ano ang energy mo this coming week? Ano ang magiging sitwasyon ng buhay mo this coming week? Capricorn, no ang energy mo? Capricorn? King of Cups. Knight of Cups. The Empress. You are offering your love to someone. You're offering your emotion to someone. Feeling heightened ang emotion mo sa isang tao. Kung kaya't di ka na makapag-antay at gusto mo na i-offer ito. At malaman kung ano ang magiging desisyon niya sa iyo offer mo. Feeling excited to move forward, to take this opportunity na ipakita sa kanya kung gaano mo siya kamahal. The Moon. Pero may mga bagay na hindi ka nakukonsider, Capricorn. May mga hindi ka nakikita o napapansin. Kung kaya't hindi ito nasasama sa iyong plano. Ano ito? Hindi mo nakikita o hindi mo napapansin? The Hanged Man. Kaya feeling stuck ka. Baka merong part ng buhay mo na kulang. Kulang sa mga bagay. Feeling stuck ka at lito kung anong gagawin para magawa itong plano mo na mag-offer ng love to someone kasi hindi mo alam kung paano sisimulan. Pero gusto mo nang i-offer itong love na to at emotion sa kanya, pero maaaring may pumipigil sa'yo. Maaaring ang sarili mo mismo. Knight of Swords. Pero deep inside, gusto mong i-pursue yung pag-offer ng love and emotion sa kanya. Ituloy mo, Capricorn. Kung hesitant ka, kumuha ka pa ng maraming courage sa paligid mo para masabi mo kung ano yung nararamdaman mo para sa kanya. Nine of Cups. Kasi hindi natin alam, malay mo magbunga ito ng magandang resulta. Maaring mutual ang inyong energy. Maaring pareho kayo na may feeling sa isa't isa, diba? Who knows? Hindi naman natin yun malalaman kung hindi mo sasabihin sa kanya ang tunay mo nararamdaman, Capricorn. Maaring magbigay ito ng fulfillment sa'yo, ng kasiyahan sa'yo. Nine of Pentacles. Kasi parang feeling mo siya yung bibigay ng buhay sa buhay mo, Capricorn. Siya magbibigay ng kulay sa buhay mo. Siya yung inaantay mo. Siya yung inaasam mo sa buhay mo. So bakit hindi ka mag-take ng action? Bakit hesitant ka na gawin ito? Takot ka ba na baka iba ang maging resulta? Baka hindi ma-reciprocate yung feelings mo? The Sun. Hindi mo malalaman ang totoong kasagutan kung hindi ka mag-take ng action, Capricorn. Lagi ka na lang magtatanong sa sarili mo, what if, what if? Hindi mo malalaman yung magandang resulta na nag-aantay sa'yo. Kung puro ka what if at lito pa rin sa pag-decide sa nararamdaman mo. Ano ang involved sa'yo? Lovers. Full of love ka talaga ngayon, Capricorn. Parang yun ang nasa isip at puso mo. Parang di yun maalis sa puso at isip mo ngayon, this coming week. Kunin mo na yung courage na yan.
Diba? Gawin mo na. Kung ano man maging resulta, that's it. At least, alam mo, nalaman mo. Kaysa naman, mag-what ifs ka at lito kung anong gagawin, anong didesisyonin, hindi try to step forward. Privileged lady. Kasi kung alam mo sa sarili mo na siya na yung the one, diba? Bakit hindi? Bakit hindi mo i-try? Kung talagang nasa kanya lahat ng attention mo. Kung ano man maging resulta, ganun talaga ang buhay. Pero at least tinry mo, diba, Capricorn? Sinubukan mo na aminin sa kanya yung tunay mong nararamdaman. Hindi ka nagpadala ng takot. Kasi walang mangyayari kung natatakot ka lang. Di mo alam yung magiging resulta ng actions mo. Hanggat di mo tinitik yung action na yun. Di mo makikita yung happiness in life kung nakasettle down ka sa, kung nandyan ka sa tagong lugar. Yung hindi mo sinushow yung tunay mong nararamdaman. Nandun ka lang sa madilim na lugar, parte ng buhay mo. Kasi nga, wala kang courage na sabihin. Pero this time, gusto mo na sabihin sa kanya pero wala kang lakas ng loob. Sa thoughts mo, gusto mo na talaga sabihin at aminin sa kanya pero di ka nag-move forward kasi siguro tatakot ka sa resulta. Pero normal yun. Ano man ang maging resulta, mas maganda na alam mo kung ano ang pwedeng mangyari. Tiff. Dahil baka pag hindi pinatagal mo pa, baka may ibang kumuha nun or baka may ibang umamin sa kanya or magbigay ng feeling sa kanya or magsabi ng feeling sa kanya at iba pa ang makakuha sa kanya. Kung matagal mo na siyang gusto, bakit hindi mo i-pursue? Kung umayaw siya sa'yo sa una, di magbigay ka ng effort. Malay mo, soon enough, ma-realize niya na ganun ka kasigasig, Capricorn. Diba? Ano ang gusto mong mensahe na iparating kay Capricorn? Ano ang nais mong iparating kay Capricorn sa sitwasyon niya ngayon? Ano ang nais mong iparating kay Capricorn? Pag patatagalin mo pa yan, Capricorn, baka maunahan ka pa ng iba. Just saying na kung decided ka talaga, decidido ka talaga na siya yung the one, try mo lang. Try mo na i-reveal sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Kung ano man maging resulta, tanggapin mo. Huwag ka mag-expect ng masyadong mataas para hindi ka masaktan ng sobrang taas din. Nasa yung tama lang. Ang importante, masabi mo sa kanya yung nararamdaman mo para wala kang pagsisihan sa bandang huli. Dahil pinakita mo yung totoong ikaw. Ano ang mensahe na nais mo sabihin para kay Capricorn? Ano ang mensahe? Nothing is yet set in stone. So, hindi pa huli ang lahat, Capricorn. Habang hindi pa huli ang lahat, mag-take action ka na. Huwag nang patumpik-tumpik, huwag nang pahinay-hinay, palamya-lamya. Move forward. Gawin mo kung ano yung nais mong gawin. At alam mo namang nasa tama ka, bakit hindi mo itry? Kasi baka mahuli ka. Diba? Kung matagal mo na talaga itong inaasam at nais sa buhay, bakit hindi mo itry na aminin sa kanya yung totoong nararamdaman mo. Kaysa nalilito ka pa sa buhay mo, na sa mga options sa paligid mo, kaysa nalilito ka pa, gawin mo na. Hold your vision. Hold your vision. Just take actions, Capricorn. Take action. Huwag na puro vision. Huwag na purong iniisip mo lang sa isip mo. Nangyayari lang sa isip mo. Mag-take action ka para magkatotoo yung mga nais mo sa buhay mo kasama siya.
Thank you, Capricorn, sa iyong pakikinig. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Capricorn.